everyone. For today's content, ay gagawin nating topic yung paano i-heal or ano yung gagawin natin sa ating baby fur, sa ating aso, kung magkakaroon siya ng garapata at kuto. Kasi napansin namin lately, ang dami niyang kagat dito sa kanyang bandang tiyan. At saka dito, oh, supitan yan, puro kagat-kagat yan siya ng kuto. So, kamakailan lang namin ito napansin at saka nakita namin lagi siyang kumakalmot. Nagkakalmot siya always. So, yung gagawin natin is gamutin natin yung kanyang kagat at gamutin din natin yung kanyang garapata at kuto. So, ito yung nakita ko online. Ito yung patok online. So, para sa kanyang kagat, ito yung Golden Fur Madre de Cacao Premium Healing Oil para gagaling ang kanyang mga sugat from kagat-kagat sa mga garapata at kuto. At para naman sa kanyang kuto, good for 1 month, ito yung Ditic Plus. Oh. Nabili ko ito sa pet store, 80 pesos. At saka itong pang healing oil niya is 150 pesos sa pet store din. So, ang gagawin daw dito, this is 1cc, kasi yung aso namin is puppy pa siya, 4 months. 1cc muna yung para sa kanya. Lalagay ito sa may batok, dito sa may back niya, dito ilalagay. Good for 1 month daw ito. So, tapos obserbara natin bukas kung talaga bang effective siya, kung yung kuto niya lahat namamatay ba, or according sa mga nakatry nito, nalalaglag daw yung mga kuto namamatay. So, observe natin bukas kung ano yung mangyayari. So, bali dito daw natin ilalagay. So, may batok niya. So, medyo malikot siya. So, yan. Bubuksan ko. 1cc ito. Ditic Plus. So, sana malagay ko sa tama kasi masyado siyang malikot. So, gagawin ko sa kanya para hindi siya masyado malikot, sana effective, bigyan ko siya ng Dofrit. By the way, hindi po ito pwedeng inumin ng aso or i-inject. Parang oil lang talaga siya nilalagay sa may batok, kaso bawal siyang inumin ng aso at hindi rin siya pwedeng i-inject. Sobrang likod talaga nito. As in, walang kapantay yung kanyang kalikutan. Katong dako yata. Tarado kayo, mahurot. Hershey, yan. Bigyan na lang namin ng denta sticks. Kasi ang alam ko, magiging sobrang likod siya ngayon. Baka hindi ko malagay ng maayos yung gamot niya sa karapata at buto. Tingnan mo. Ang likot talaga niya. Iwan ko. Dito. Bisaga. Dito sa may bandang likuran niya. Dito natin ilalagay. Anong diha man ito tangkay? Diyan na yung perfect spot. Para hindi niya din malik. Hindi niya maabot. Diyan lang talaga yung perfect spot. Yan. So, nailagay ko na lahat. So, hopefully bukas, mag-a-update kami kung nag-work siya. Lahat na yung mga kuto niya, nagsilabasan ba? Mild lang yung amoy niya. Namoy ko yung oil sa kamay ko. Mild lang. Pero para daw sa mga kuto, namamatay talaga silang lahat daw dyan. So, hopefully effective. At saka, pag nalagyan ng aso, bawal daw siyang paliguan ng 3 days. So, yun lang yung ano niya, dosage. Or yun yung paggamit ng Ditic. Ano isa? Yung sa bandang may chan niya, yung pang-heal sa kanyang sugat na kagat-kagat ng mga kuto. So, hindi ko alam paano to. Baby.
lalagyan. Hindi ko alam kung paano siya lalagyan. Sa malikot. Ispray lang daw ng small amount. May bandang ano niya. Tiyan. Spray. Paano yan? Paano yan, baby ko? Grab ko na lang para mag-spread. So, ganito na lang gagawin ko. Spray ko sa kamay ko, tapos grab ko sa tiyan niya kasi dyan yung maraming kagat. Kanyang tiyan at saka dito sa may kilikili. At the same time, repellent din to sa ano, sa insekto, sa mga kuto. May pagka-anti-flea din ito. Mabango yung oil. At saka organic tong oil na to. So, kung halimbawa, ililik niya kasi yan, comfy siya sa nilagyan siya ng oil o mercurial siya nung nilagay, safe to sa kanya kasi organic lang itong Madrid cacao. So, as of now, yun lang muna. Mag-update kami bukas kung ano na yung nangyari sa mga kuto at garapatan niya. Kung ano po yung epic kung to. Effective ba talaga ang gitik. Okay. So... okay, thank you. Tomorrow.